Okay, good morning sa inyo mga brothers. Welcome po muli sa aking vlog. Nandito tayo ngayon para i-share sa inyo yung mga katanungan ng ating mga followers. Kasi po marami nagtatanong sa atin. Ang tanong nila, bakit daw yung kanilang motor kahit na bagong tune-up ay malagitik pa rin? Ayan mga brothers. Ngayon sa oras na ito, i-share ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit ang ating motor, particular po dito sa ating motor na post rod type, gaya po ng TMX 155, Motopost 155, TMX 125, TMS 125, Rusi 125, 150, 175, Motorstar 125, Motorstar 150, Skygo 125, Skygo 150, Blaze 150, Howju. Yan, pare-parehas po yan mga brothers na post rod type. Pare-parehas po ang kanyang design. Ayan. Ngayon, share ko sa inyo yung mga dahilan ng mga lagitik ng ating motor. Lalo na po, particular dito sa ating post rod type. Kasi po, marami talaga nagtatanong. Kasi nagtatanong sila, bakit daw yung kanilang motor, bagong tune-up ay malagitik pa rin. Ayan. So, oras na ito, share ko sa inyo yung mga dahilan o saan ang gagaling yung lagitik. Okay mga brothers, simulan na po natin yung ating topic tungkol nga po dito sa lagitik ng ating mga push rod type na motor. Ito po mga brothers, para sa mga motor na may push rod type gaya ng TMX 155, TMS 125, TMX 125, ayan, Motopost 155, Rusi 125, 150, 175, ayan, Blaze 150, Audio, Skygo 125, Skygo 150. Yan po mga brothers, mga push rod type yan. Ito sabi ng push rod type mga brothers, iyan po ay walang timing chain. Ay. Ito mga brothers, ganito po yung push rod. Halos pare-pares po yung motor na yun mga brothers. Ngayon, alam naman natin mga brothers, pagka yung mga kaibigan natin na may motor na push rod type, pagka maingay na o malagitik na yung kanilang makina, dinadala na po sa ating mga kaibigan mga mekaniko. Ngayon, ang ginagawa ng ating mga kaibigan mekaniko, ang unang-una nilang ginagalaw yung ating rocker arm. Dito po ang rocker arm sa bandang ibabaw, tinatanggal nito yung ating cylinder head cover. Dito po nakalagay yan mga brothers, tinatanggal nila, tapos ina-adjust nila itong ating tappet clearance. Kasi po ito katagalan ito po ay lumuluwag, kaya pinanggagalingan siya ng lagitik. Iyan ang isang dahilan ng lagitik ng ating mga push rod type. Ngayon, ang ginagawa ng ating mga kaibigan, ng mga mekaniko, yung mga nakakaintindi, iyan po ay ina-adjust nila. Tama naman po yun, talaga pong ina-adjust yan. Ngayon, lapit natin. Ina-adjust po talaga ito mga brothers. Ngayon, ang tamang sukat nito ay 0.08 mm. Intake at saka exhaust. Parehas po ang tamang clearance niyan, 0.08 mm. Ngayon, ang ginagawa ng iba natin mga kaibigan mekaniko, isang binababaan nila, ginagawa nilang 0.06 mm o kaya 0.05 mm. Konting-konti lang ang clearance na ginagawa nila. Pero ako po, doon po ako lumalagay sa standard. Kasi po yan, pagka tumagal, pagka ginamit nyo na yung motor at uminit, nagbabago po yan mga brothers. Nagbabago po yan, nag-expand yan kahit paano. Kaya yung clearance niya mga brothers, medyo kahit 0.08, lumiliit po yan mga brothers. Kaya dun lang tayo sa standard na tappet valve clearance. Yan po ay 0.08 mm. Ngayon ang ginagawa nila, pag in-adjust nila yan, minsan, malagitik pa rin. Ngayon, ano ba talaga ang ibang dahilan? Bukod po dito sa tappet valve clearance, ano pa ang ibang dahilan ng lagitik? Yan mga brothers. Yan po, i-say-say natin. Simula po dito sa ating rocker arm hanggang dito po sa ating camshaft. Dito po tayo magsimula sa ating rocker arm. Ito po rocker arm, pag tinanggal niyo po ito, meron siyang tatlong tornilo. Pag tinanggal niyan mga brothers, meron po kayong makukuha dalawang push rod dyan. Ito. Chechikin niyo po itong push rod na to mga brothers. Kailangan po siya, maganda po yung kanyang pagkaka bilog. Hindi po siya patulis o magaspang. Katulad po ito, mga brothers, ito po ay nahukay na. Kaya po ang nangyayari, lumiliit siya,
hindi na po sa lapat dito sa ating rararm. Isa sa pinanggagalingan niyan ng lagitik. Ang nangyari, kahit na in-adjust nyo pa, konting diferensya lang, luluwag ulit siya dahil na napuputpud na po yung dulo. Ang gagawin nyo dyan, papalitan nyo na po itong ating pusrad. Kailangan po, pag magpapalit kayo ng pusrad, kailangan po, pantay siya mga brothers. Ito po, hindi na pantay oh. At kailangan po mga brothers, pagka magpapalit kayo ng pusrad, pag bago yan, yan naman po, baliktaran. Pero, pagka nagamit nyo na yung inyong pusrad at binaklas nyo yung inyong block, pag ibinalik nyo yan, kung saan nyo tinanggal, doon nyo po ibabalik. Kasi po, ang nangyari, pagka nagkabaliktad, ilang beses nyo lang gamitin, magkakaroon ulit siya ng lagitik kasi hindi magpapanibagong lapat siya dito sa ating rocker arm at saka dito po sa ating kampaluwer. Ito yung kampaluwer natin sa loob niyan. Yan, ito po yung kampaluwer natin mga brother. Dito po nakasalo itong ating dalawang pusrad. Ngayon, ito pong ating camshaft, isa rin po sa nagiging dahilan niyan. Itong ating camshaft. Itong ating camshaft, mga brothers, ito po ay nakasalpak dito po sa ating crankcase. Ito yung crankcase natin. Ngayon, pag hinugot nyo po itong ating pin, itong ating camshaft, i-checkin nyo po ito, mga brothers. Pag ito po kasi, nagkaroon na po ng hukay, nagkakaroon na po siya ng alog dito sa ating camshaft. Isa po sa pinanggagalingan ng ating lagitik itong ating makina. Ayan. Ito pong ating pin. Ngayon, isa pong dahilan, mga brothers, kahit na tama po yung inyong tappet clearance, pagka itong inyong crankcase, may nagkaroon na po ng problema dito sa loob, yung pinakadulo nito, pag yun po ay maluwag na, sasayo po siyang ganon. Sumasayo siyang ganon. Gagawin niyo po dyan, mga brothers, pag nakasalpak dito, ayan, pag nakasalpak dyan, kailangan po mga brother, i-steady nyo siyang ganun kasi ang mangyari, pag maluwag po sa kabila, gagalaw po siyang pag ganun. Ayan mga brother, tatandaan nyo po yan. Yung pong ating crankcase, pag maluwag doon, gawan nyo po ng paraan dito. Pag ito naman po, may diferensya na at maluwag na, may hukay na, papalitan nyo rin po ito mga brothers. Ito po ay camshaft pin nitong ating pusrod type na motor. Ngayon, ito naman pong ating kampaluwer pin, mga brothers, nagkakaroon din po ng problema to. Checkin nyo po ito, mga brothers, kailangan po wala husang hukay kasi kadalasan nahuhukay din po ito. Pag isinalpak nyo na po dito doon sa ating kampaluwer, ayan. Pag sinalpak nyo po dito, pag ito po nagkaroon ng hukay, ito mga brothers, isa po sa pinanggagalingan ng lagitik yan nitong ating motor. Kaya kahit na tama po yung inyong tappet clearance dito, pag ito po may diferensya, itong ating pin, itong sa kampaluwer, sa pin, pag nagkaroon po ng hukay ito, isa po sa pinanggagalingan niya ng lagitik. Ayan, tatandaan nyo po yan mga brothers. At saka itong ating pusrad, ayan, ulitin ko po sa inyo. Una, yung ating tappet clearance, pag okay na, sitikin nyo po itong ating rocker arm, kailangan po okay po yung ating sinasalpakan itong ating pusrad. Kailangan suwabi lang siya, hindi siya maluwag. Pagka maluwag, isang pinanggagalingan yan. Ngayon, itong ating pusrad, kailangan okay ang pagkakabilog, hindi po sa patulis. Kasi pagpapatulis, nawawala na po sa forma dito sa ating rocker arm at saka dito sa ating kampaluwer. Ayan. Diyan po nakasalo yan. Tapos itong ating pin, checkin nyo po yan. Itong ating pin, mga brother, checkin nyo yan. At saka itong kahuli-huli yan, itong ating cam lobe. Pagka ito may hukay na, mga brother, checkin nyo po ito. Pag itong cam lobe na to ay nagkaroon ng problema,
nagkaroon siya ng hukay, palitan nyo na rin po ito mga brothers. Ito po naman ay nabibili ng bukod dito sa cam gear na to. Nabibili po ng bukod to, tatanggalin nyo lang po itong ating circlip, sasalpak nyo dyan, at may marking naman yan, eksakto yun doon. Ayan po, yan po yung mga pinanggagalingan ng lagitik itong ating post rod type. Ngayon, tatandaan nyo po, pagka magbabaklas kayo ng ganito, tatandaan nyo po yung mga marking, may mga marking yan. Katulad ito, timing gear. Itong timing gear na to, at saka itong camshaft, meron po siyang marking dito, kailangan po magkatapat yan. Pagka isasalpak nyo po ito, mga brothers. Yan po yung mga pinanggagalingan ng lagitik itong ating post rod type. Ayan, mga brothers. Sige po, hanggang dito lang, mga brothers. Sana po, nakatulong sa inyo ito ng malaki. At kung may mga tanong po kayo, huwag po kayo mahiyang mag-comment. Pasagutin natin yan, mga brothers. Maraming po salamat.